Hello guys! Another video tutorial na naman tayo ngayon at another APN settings na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon kung saan matutulungan tayo dito para mas mapalakas pa yung internet connection natin. So kung mahina pa yung internet connection mo, huwag mong skip ang video kasi ituturo ko sa inyo step by step. Hello guys, I am Aga Hinay at nagtuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks, and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan at saka nag-a-upload din ako dito ng mga YouTube strategies para po sa mga aspiring YouTubers natin dyan. So shoutout po sa inyong lahat. Gaya nga ng sabi ko kanina, ituturo ko dito kung paano mas mapalakas pa yung internet connection natin gamit ang APN settings na gagawin natin ngayon. So gusto ko lang malaman nyo na ang gagawin natin APN ngayon is hindi totally na lalakas talaga yung internet connection mo. Nagdedepende pa rin yan sa location or kung saan ka man ngayon, nagdedepende pa rin yan. Kaya nga nag-upload ako ng maraming APN dito sa channel ko para may option kayo kung ano ang gagamitin nyo, kung ano yung gagana sa location nyo, okay? Ganun lang po yung kasimple guys. So ngayon, simulan na po natin. Ang gagawin lang po natin is puntahan lang natin yung settings ng ating cellphone. Puntahan natin yung settings. Pagkatapos, punta ka sa settings ng iyong SIM card. Okay, SIM card and mobile data. Tapos dito piliin mo yung SIM kung saan gusto mong palakasin or gusto mong i-apply yung APN. So sa akin gusto ko i-apply siya sa SIM 2. Ayan. Pagkatapos dito hanapin mo yung access points name. Click mo yung access points name. Pagkatapos ito po yung gagamitin natin. Ngayon, puntahan natin yung information icon. Click natin yung information icon, tapos ito yung sundin nyo, okay? Sa name, ilagay nyo Mediatron. Pero depende din naman yan sa inyo kung ano ang ilalagay nyo. Basta sa akin, Mediatron. Pwede rin Mediatron Internet. Okay, depende din sa inyo kung ano ang ilalagay nyo. Tapos dito sa APN, make sure na small letter siya na media.videotron. Videotron po yan. Videotron, ayan. Tapos, dito naman tayo sa MMSC. Ang MMSC is http://media.videotron.com. Okay? Pagkatapos po dito sa MCC, kung anong nakalagay dyan sa phone mo, huwag nyo na pong baguhin. Kung 515 ba yan or kahit ano, basta kung ano yung nakalagay sa phone mo, huwag mo na pong baguhin. Same lang din sa MNC, kung anong nakalagay sa phone mo, huwag mo na pong baguhin, okay? Dito sa authentication type, wala na po, not set. Tapos sa APN type, i-type mo dyan ang default. Dito sa APN protocol, IPv4 lang po yan. Tapos dito rin sa APN roaming protocol, IPv4 lang din. Pagkatapos dito sa bearer, unspecified mo po. Or depende rin sa inyo, depende rin sa location nyo. Kung malakas talaga yung location nyo, pwede LTE yung gamitin nyo. Pero mas maganda kapag unspecified po yung gamitin natin kasi hindi natin alam yung panahon, medyo pabago-bago, okay? So, back natin yan. Tapos, i-check nyo po yan at i-save. Ayan. So, yan na po yung nakaset sa akin. Tapos, try nating mag-speed test. Ang hindi pa pala, ito pa, piliin ko muna itong yung smart internet ko. Tapos, i-speed test ko muna siya kung ano yung result. So, ayan. Speed test muna natin siya. So, ang ping niya is 28 ms. Tapos, yung jitter niya is 18 ms. Tapos, hintayin naman natin yung download Mbps. So, itong speed test na ito is hindi pa natin in-apply yung APN na ginawa natin. Okay? So, ito po siya. Yung download Mbps po niya is 5.84 lang. Tapos dito naman sa upload Mbps, hintayin lang po natin. Umabot po siya ng 0.80. Ayan. Ngayon naman, back muna natin, punta tayo ulit sa settings. Tapos ito naman ang isa-set natin, itong ginawa natin kanina.
Tapos i-back natin. Punta ulit tayo dito sa speed test. X natin yan. Make sure na tandaan nyo yun. 5 tapos 08. Okay? Click natin yung go. Tapos yung ping niya is 19 ms, tapos yung jitter is 13 ms. O tignan nyo po, yung download mbps niya is pumalo po siya, lumampas po siya ng 10. Ibig sabihin malakas po talaga siya, pero nagdepende po talaga yan sa location nyo, ha. Sa akin malakas ang APN na ito dito. Ayan yung upload mbps 0 point, mga ganon lang din. 0 point. Ayan, 0.89. Tapos yung kanina, 0.80. Pero malaki yung pagbabago dito sa download mbps, kasi kanina 5 point, mga ganon. Tapos dito sa download ngayon, 14.4 na siya. So back lang natin sa home. So ganun lang po kasimple, guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, huwag mo na kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para ma-update ka pa sa mga bago nating upload. So that's all for today. Thank you and God bless.